Hello, magandang umaga po sa ating lahat mga kapwa mga farmers from Luzon, Visayas at Mindanao at isang sulok man ng mundo sa ating lahat. Magandang umaga po. So bago po tayo magpatuloy mga kapwa mga farmers sa ating usaping bukirin, ay unang-una wag naman natin kalimutan no, ang pagpasalamat po ng ating pool magkapal, dahil alam po natin kung wala po ang ating Panginoong Diyos, wala po tayong magagawa. So ngayon mga kapwa ko ka-farmers, sa inyong lahat at hindi pa nakakilala sa akin, ako po pala si Gisrael Palacio Carion, isang top-farmer hero ng Swiss Company na nakabase po sa probinsya ng Zamboanga del Sur. So ngayong umaga mga kapwa ko ka-farmers, nais ko lang yung ibahagi sa inyo no, ang tatlo kong variety ng ampalaya na sabay ko pong itatanim sa aking bukirin. Bakit po mga kapwa ko ka-farmers, yung tatlong variety ay sabay ko pong itatanim? Kasi marami akong natanggap na tanong galing sa aking mga subscribers, sa aking mga followers sa page at saka sa Reels at saka sa aking YouTube channel, na alin sa tatlong variety ang magandang nating itatanim. Then yung iba namang tanong, sir, anong magandang variety na ating itatanim? Yung iba naman, sir, pwede tayo gagawa ng mga tip tungkol sa mga variety na itatanim mo? So, napag-isipan ko mga kapwa ko ka-farmers para isa-isa ko pong ma-ikwento sa inyo ang mga preparation sa bawat isa sa mga variety na to. Yung tatlong variety ay sabi ko pong itatanim. So, ngayon mga kapwa ko ka-farmers, yung nasa aking harapan, ito po si Galaxy Max F1. So, yung area na to mga kapwa ko ka-farmers, sabay ko ang dalawang variety. Galaxy Max F1 na sa aking harapan at saka dito sa aking likuran ang Galaxy F1. Okay, so yung mistisa naman, dito po sa isang area ko mga kapwa ko ka-farmers. So, ngayon, ito na po ang 27 days na sa ngayon na Galaxy Max F1, kung saan may marami na po tayong makikitang maliliit na bunga sa ating 27 days. Okay? So yung Galaxy Max F1 mga kapwa ko ka-farmers, yung rain season tulad ngayon, maulan na po dito sa aming probinsya, mas maganda ang Galaxy Max F1. Kasi, bakit kung sinabing na maganda? Dahil napatunayan ko, dito sa aming probinsya, may area tayo na pinipitasan, araw-araw umuulan. So, bakit sinabi kong maganda? Dahil matibay po siya sa cracking din sa pamamarako. Yun po mga kapwa ko ka-farmers ang preparation ni Galaxy Max F1. Si Galaxy naman mga kapwa ko ka-farmers, share ko lang sa inyo, matagal na po akong nagtatanong no, sa variety na to, almost mga 25 to 27 years na po, kasi napakatagal na po ni Galaxy F1 sa industry. So, sa 6, 5, 7, 8, 9, 10, kung tingnan natin maganda pa, pa po ang kanyang bunga. 11 to 12 mga kapwa ko ka-farmers, kung kulang ang ating fungicide, then sobra ang ating mga fertilizer, hindi natin na-balance. Pag maulan mga kapwa ko ka-farmers, ay hindi natin maiwasan sa ating tanim na magkaroon ng cracking. So ang ginagawa ko mga kapwa ko ka-farmers, pag aabot ng 65 to 75 days na ang aking tanim na ampalaya na Galaxy F1, yung phosphorus mga kapwa ko ka-farmers ay sinisero ko. Hindi po ako mag-apply ng fertilizer na may phosphorus. So, halimbawa, gumagamit po ako ng fertilizer na 17-0-17. Yung Atlas, no? Yun po ang aking ginagamit. Then, nag-spray po ako ng Amistar. Then, yung Puliana Kalbudzing. Yun po ang aking ginagamit. So, naiiwasan ko ang maraming crack sa aking Galaxy F1. So, yung mistisa naman mga kapwa ko ka-farmers, napakaganda po. Kung maganda ang kanyang tubo, 45 days, pwede na tayo magpitas, 48. So, same lang po sila sa Galaxy Max F1. Okay, so, sa dalawang variety, mga kapwa ko ka-farmers, dark blue naman si, dark green naman ang color ni Galaxy F1. Samantalang si Kuan, medyo may pagka apple green po si Mestiza. So, yung dalawang variety, Mestiza of Galaxy F1, mga kapwa ko ka-farmers, sa aking nasubukan, maganda din sila. So, sa nagtatanong sa akin mga kapwa ko ka-farmers kung ano ang mga magandang variety na aking tatanim, sinasagot ko po sila isa-isa nga kung ano man ang demand sa inyong lugar tulad ng Mestiza. Dito sa amin mga kapwa ko ka-farmers sa Zamboanga del Sur noong mga nasa 2017-2018, mahina po ang binta niya sa market kasi kung tingnan natin apple green medyo, ang color lang niya mga kapwa ko ka-farmers ay hindi attractive. So, walang bumibili kasi sa tingin la parang hinog daw. So, yun po ang kanadalasan lang sabi. So, ang sagot ko mga kapwa ko ka-farmers, kung may nagtatanong dyan, sabi ko sa kanila, ano man ang variety na demand yung lugar. Siya, yung Mestiza sir, magtanim ka ng Mestiza, maganda din siya. So, yung iba naman, Galaxy F1. Yung iba naman, hindi ako sa Galaxy F1 kasi marami daw mamamarako. Okay, so, share ko lang sa inyo mga kapwa ko ka-farmers ang sani o dahilan sa pamamarako. Pag hindi natin makontrol yung mga chewing and sucking insect tulad ng brood mites,
trips, aphids, white fly, ang kirer sa pagdami nito, pag hindi natin sila makontrol, hindi natin maiwasan ang pamamarako. So ang dapat natin gawin mga kapwa coco farmers para maiwasan natin ang pamamarako, kailangan yung mga chewing and sucking insect makukontrol. Okay, so kailangan mag-apply po tayo ng binigbya. Yun po ang aking ginagamit, kutitsyo, alika, perfect tayo. So yun po ang aking mga ginagamit. So yung iba pong mga basher natin na sabi nila, sir, puro ka na lang industry, puro ka na lang industry. Share ko lang sa inyo mga kapwa ko ka-farmers, yung mga insecticide fungicide na aking ginagamit, ginagawa ko po ito alternate kasi may immunity. Para maiwasan natin ang immunity mga kapwa ko ka-farmers, kailangan alternate po tayo sa mga insecticide fungicide na ating ginagamit. Yun po mga kapwa ko ka-farmers. Hindi lang palaging gold, nag-apply ako ng gold kasi mayroong wet fly. Pag susunod ang linggo, gold, susunod ang linggo, gold. Mga kapwa ko ka-farmers, mga isang buwan na-apply nimo, hindi na gold. Malas na ang kalabasan. So yun lang po mga kapwa ko ka-farmers ang may share ko po sa inyo. Okay, so bago tayo magtapos, shout out po pala no sa mga bagong viewers, bagong sharer, at bagong followers sa aking Facebook page, lalo na sa aking Reels. Okay, for more details mga kapwa ko ka-farmers, please visit my YouTube channel kasi sa aking channel, marami ka pong matutunan na mga ideya tungkol sa pagtatanim ng kahit anong uring gulay. So sana po ay nakakatulong sa inyo. So hanggang dito na lang, maraming salamat. God bless.